Alam niyo po, may mga tao na hindi na ho nakakatulong, nakakaperwisyo pa. Katulad nga nung sinabi ni Jan. Ayan, I'm live. Okay, pasensya na po kayo mga ka-FLM fever. Fever, bago na to ha. Naputol po tayo kanina. Please share, dali. May maganda akong balita sa inyo. From Nueva Ecija, ha? Si Jan Luis Laurazon. Sinagot ang challenge ko. Magbibigay siya ng 500 kabambigas para sa ating mga kababayang mahirap. Magaling po ito, ha? Maganda po ito. Ayan na po, yung connection ko are being poor daw eh. We try to reconnect. Ayan. Pasensya na po kayo, nawawala po yung internet. Bakit kaya? Okay. Okay naman lahat. Okay. So, pakisabi po kung medyo na nalalabo na ha. Medyo nalalabo na. Pag naglalag. Okay. So, eto po. I-play po natin yung si... Salamat, Francis Leo Marcos. At magandang hangarin mo na makatulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong lalo sa panahon ngayon. So, narito ang kumpanya ko. I accept your challenge. Para mamigay din ng mga tulong, konting tulong sa mga kababayan natin. At ganito nga, nagpadala ko ng 500 bigas from Nueva Ecija para ibigay sa mga kababayan natin. Nang sa ngayon, sa munting paraan ay makatulong tayo. So sa mga mayayaman dyan na nakaupo lang sa bahay, na marami naman talagang pera para tumulong sa kapwa natin mga Pilipino, mangindot kayo. Kasi mahirap ang gobyerno natin, natulungan lahat. So kung tayo naman ay nakangat sa buhay, may kakayahan tayong tumulong. So mamigay tayo ng tulong sa mga kapwa natin. Ngayon natin malalaman ang pagiging makatao natin sa ganitong sitwasyon. Wow. So tumulong tayo. At sa lahat dyan, ng buong Pilipinas, buong Pilipino, na kayang tumulong, hinikayat ko kayo sumama sa amin para magbigay po ng tulong sa mga tao na nangailangan. Para magpasa natin ang gandong sitwasyon. At sa mga tao naman po na nawawalan na po ng pag-asa dahil nahirapan po sa itong problema, huwag po kayo mawawalan ng pag-asa, magdasal lang po tayo at dahil po ang tulong sa inyo. Tutulungan po namin kayo, kasama ang kumpanya ko, at ang mga tao po parating pa. Alam ko po marami pa po yung mabubuting kalooban kami para tumulong sa inyo. Salamat po sa lahat. Ayan! Grabe! Narinig nyo! grabe, di po ba? Please share this video. Please share nyo po. Share nyo ito. My connect, reconnect. Ayan, mag-reconnect po tayo. Yan. Kung sakaling mawala, may backup. Please share this video, okay? Konde, disconnect. But dapat po mag-isa pa lang talaga dapat. Hindi, okay na. Connected and secure na ako. Nasa iPhone na ako. Okay. Ayun, mga kababayan, please share this video. Medyo humihina po yung ating connection kanina. Para kay Jan Luis Laurazon. Mabuhay ka. Yung video mo, ilalagay ko sa vlog ko yan. Lalagyan ko ng magandang caption. Alright? Maraming salamat sa iyo. Para ako yan. Jan Luis Laurazon. Hindi ka support, pare. Ang tigas mo. Saludo ko sa iyo. Ito. Jan Luis Laurazon. Jan Luis Laurazon. Hola, Jan Luis Laurazon. Idol. Pagkatapos ng COVID, at kapwa tayo nakaligtas. Magkapi tayo dito sa office. I love you, man.
Oh, narinig niya sinabi niya, mga hindot kayo. Yan po yan. Wala po ako tigatahol ngayon. Wala ho si Apatat. Ayun po yung sinasabi ko. Anyway, ulitin ko po. Ito po yung ginawa ng aking magulang na babae. Binigyan kayo. Yung aking magulang na babae ay nagluwal ng isang bata, ha, sa aking katauhan. Ha? Isang makabayan. Kaya huwag ho kayo sa akin magpasalamat. Magpasalamat ho kayo sa Diyos. Dahil lang Diyos ay gumawa ng isang babaeng huwaran na magsilang ng mga bagong bayani. Ito si Jan Luis Laurason, bayani ito. Mabuti mga magulang nito. Pinalaki ito ng may magandang halimbawa ng kanyang mga magulang. Ha? Ito si Jan Luis Laurason, dangal ng lahi, dangal din ng bayang ko. Yan! Hindi nagtago sa panic room yan. Yung kumpanya mismo niya, wala siya rin pakialam. Malugi, baka tulong lang. Yan! Pare! I love you na. Mabuhay ka. Ha? Mabuhay ka. Lahat ng ating mga supporters, tandaan mo to. Jan Luis Laurason. Pagkatapos ng COVID, susuportahan tayo nito 10,000 fold. Kumbaga, isa kang bayani sa makabagong henerasyon. Ha? So, yan. Si Jan Luis Laurason. Mabuhay ka. Anyway, shout out po kay doon sa dating broadcaster. Hinangaan ko po yung broadcaster na yon. Maraming salamat po sa compliment ninyo, Mr. Jason Sa. Sir Jason Sa. Maraming salamat po sa compliment nyo sa akin. Salamat po. Huwag po kayo mag-alala. Pasensya na po kayo. Ako po, wala ho akong naisaktan. Ang totoo po niyan, medyo sarkastiko po yung ginawa kong way. Nakalampagin lahat ng mga mayayaman challenge. Pasensya na po kayo. But what I'm trying to emphasize is I'm just trying to awake the hero inherent to every good man out there. Uulitin ko po, we are battling against evil. Our nation is fighting against evil. This is the hardest battle in the history of mankind. Itong COVID po na ito. And for the evil to go succeed, or for the evil to go triumph, that's only one thing. Para magtagumpay ang demonyo, is for those good men who do nothing. Napakarami hong good men. Katulad na lang nitong si Jan Luis, Laurason. Tapos ito si Kagani Oro. Aba, oh, ito, tignan mo si Kagani Oro. Kagani Oro. Eh, hindi ko ma-play. Pero, ipinost ko na to sa Facebook ko kanina. Share ko to eh. Ha? Sinabi ko, pakikalat eh. Oh, kumalat. Grabe viewers din. Oh, Kagani Oro. Grabe. Hamak na reporter lang ito at radio announcer. Pero, tinanggap po yung challenge ko. Kagani Oro, saludo po ako sa iyo. Pag natapos po tong COVID at ako po'y buhay pa, pupuntahan po kita dyan sa radio station mo. Ako po'y magmamano sa iyo. Ano pa? Yung nagwagwag ng 500,000 kanina. Saan na yun? Sa taas. Sa taas. Wow. Ang dami pala nito. Iwala po yung boss. Wala problema yan. Ito. Asan na? Yan po. Oh, ito. Si MCM Yeng. Hmm. Asan ang voice dito? Ayan po. Francis Leo, tinatanggap din hamon mo. Itong budget na to, ibibili ko ng relief goods para sa mga tao na nangailangan. Saludo ako sa iyo, Francis Leo Marcos. Ayan pa, isa pa ho yan. Si MCM Yang. Ayan po yung mga truck niya. Ito po yung mga truck niya, tali. Ayan na po yung mga gusak niya, yung mga goods niya. Ayan na, ipinamigay sa taong bayan. Ang dami! Wow!
Oh! MCM Yang. John Luis Laurazon. Bre, para ako tayo. Ako na nababakla sa inyo eh. Woo! Alam niyo po, may mga tao na hindi na ho nakakatulong, nakakaperwisyo pa. Katulad nga nung sinabi ni John Luis Laurazon, hindot kayo. Harap. Ulitin ko po, tayo po ay tuloy-tuloy natutulong. Hindi po tayo titigil. Gigisingin po natin yung mga natutulog na diwa ng mga mabubuting men, na mga mabubuting tao. Sila yung mga knights and shining armor ng Pilipinas. Actually po, may nagsasabi po rito, nag-comment to, pwede ba? Pagkatapos ng COVID, snap election na. Hindi po ako tatakbo. Pero, katulad po ng sinabi ko, ako po'y pipili ng mga magagaling na tao. Hindi ka, ako po'y pipili ng mga magagaling na tao. Siyempre, kasi po, katulad po noon, yun nga po yung sinabi ko, ang aking pong ina, pasalamat po kayo sa Diyos, dahil lang Diyos ay gumawa ng isang babae na magsisilang ng isang katulad ko. Ayan po. Ayan, naglalabasan na yung mga magigiting ng mga good men. Katulad ni John Luis Laurazon, ni MC M. Yang. Mga bossing! Hindi ko kayo, hindi ko umabasa yung mga message nyo sa messenger. Pasensya na po. Pero po, gagawa po ako ng paraan kung paano maibigay yung aking telephone number sa inyo. Hindi ko naman po masabi ng live at gawa ng baka ulanin ako ng tawag. Ha? Kaya po ang ginagawa ko dito, ayan, nagme-message din, binabasa po namin yung message kung sino yung bubuksan. Ngayon po, ang pinag-aaralan po namin is yung Quarantine Act of 2000, yung Enhanced Quarantine Act Law. Kasi po, ayoko pong ma-violate. Tama nga po, nakakatulong po tayo sa ating gobyerno, pero may napa-violate po tayong batas. Ayoko rin po ng ganun, na may masasabi sila. So kaya po, ang ginagawa na lang po natin, titingnan po natin yung talagang mayaman.